So ngayon ay magpumula tayo ng lettuce, ano? At kung kayo ay urban at container gardener lang ay enough na sa ganitong plastic container na maliit, ano? Pinaglagyan po ito ng ulam sa isang convenience store, no? Sa lip na itapon ay gawin po natin kapakipanglabang sa ating garden. So dapat na maglagay po ng maliit na butas dito sa bandang ilalim. Gamit po yung gunting, ay bago nyo lang pong ganyan ay bubutas na yan. So may butas na yan. Ang purpose po ng butas na yan ay lagusan po ng tubig na sobra po sa pangangailangan kapag tayo ay nagdilig, ano? Ating punla. So dapat ay meron po siyang maliit na butas. So ayan po mga butas na yan ay enough na, no, ha? Yan, 1, 2, 3, 5. Bali, 5 po yung butas na dito. Dito wala pa rito. Yan. So yun. So meron pong butas sa magkabilang gilid. So ngayon ay magpupunla na tayo. Ito pong lupa natin gagamitin, ha? Ito pong mga lupang ito ay pinaggamitan ko na. Posible pong yung nutrients niyan ay konti na lang. Kailangan maglagay po tayo ng vermicast, no? At ang vermicast po ang magsisilbing paunang pataba. Iko-condition po muli ang lupa. Ating vermicast natin. Paglagay po ng vermicast ay inix po mabuti yan. Inix na mabuti. Ayan. Pag na-mix na, ilagay na, maglagay na po na ito yung lupa dito sa ating plastic container. Ayan. Mga hanggang 50, ano? 50 seeds po, makakapunla po kayo dyan. Kapag patubo po tayo. Ayan. Ayan natin mabuti. So ito po yung ating punlaan. Ngayon po ikukuha tayo ng seeds ng ating lettuce. Ito pong lettuce na ito, na seeds na ito ay tira ko na lamang, ano? Ginamit ko na po ito. Ayan, nakikita niyo po, naka-seed siya uli. Kaya ko siya sinisid uli para mataas pa rin ang germination rate. Pag hindi po kasi naka-seed dyan ay mababa po ang quality ng ating mga seeds. So, dapat ay seed po muna uli. Handa itong seeds ng lettuce. Oh. Mga 50 piraso. Huh? Ating ipupunla dito sa... So, ito marami na po ito. No? Yan. Marami na po yan. Ating ibubudbo. Di kakalat po natin. Ito po sa kabuuan. Itong ating... maliit na plastic container. So, ayan, ha? Ang ating mula. Tapos ay takpan po natin na yan ng vermicast, no? Bilang paunang pataba pa rin, ano? Sa ibabaw. Ang sa ganoon, ang magiging tubo, maganda po yung magiging tubo ng ating mga ipinupunlang halaman tulad nitong lettuce. Ayan, nakapakita sila. Ayan. So ay totally na nakatakip ating mga pinunlang lettuce. Kalagay po ng vermicast ay idiling-dilingan nyo lang po ganito. No? Spray-spray nyo lang po ng ganyan tuwing umaga. No? After 5 days to 1 week ay sprout na po yan. Ha? Tubo na po yan. So habang hindi pa po sila tumutubo ay dapat po ay didilig-diligan ng bahagyang ganito, no? Tuwing umaga. Ayan. Dapat po ay huwag sobra, no? Ganito po ang tamang pupunla. Hindi po maiipit ngayon ang mga seeds ng ating mga ipinunla tulad po ng lettuce. Basang-basa na yung kabuuan. Itong ating pinagpunlaan. So, ngayon ay takpan na po natin ngayon, ha? Sa natin ating pinundang lettuce. Ayan. So, ngayon ay lagyan natin ng
pangalan para hindi po tayo maligaw kapag tumubo na alam natin kung ano yung ating itinla. Letus, lalagay nyo lang po dito. Ayan. So, ito po natin yung bagong punla na letus. Kaya tayo po natin ngayong tumubo o mag-sprout. So ngayon ay magka-transplanta tayo ng ating punlang letus. Kasi una po yung ating lupa na gagamitin, ito po yung ating lupa, no? Ang combination po nito 20% ay vermicast, 20% ay carbonized risal, at 60% buwagag na lupa. At ito naman po yung ating mga gagamitin na pagtatanan. Mga bote po ng mineral water, no? Self-watering po ang pamamaraan. Una ko na pong na-share sa inyo ang paggawa dito. At ito po mga bote ito, pinagtataniman ko na po, ano? Ang ibang aking mga halaman. So ngayon ay gagamitin natin na muli itong mga bote ito sa ating namang letus. Yan, maglagay na tayo ng lupa sa ating mga bote. Ating pagtatanan ng letus. Pakabilis lang pong letus, ano? O within 1 month, pwede ka na pong umarbes. Basta po pa pagkakatransplant, ha? 1 month sa pagkakatransplant. Pwede ka na pong umani. Pagsimulang umani, yung sariling tanim na letus. Simpleng-simple rin din pong alagaan, ano? Ang letus. Muli lang pong palakin sila. Ayan, ating bote. Pagtatamnan ng letus. Ayan. Ngayon ay magtatransplanta tayo. Ating kunin itong isang ito. Kapag katransplant po kayo, tekin nyo po na kasama yung lupa. No? Ayan. So ito po ating unang itatransplant. Ito sa bote ng mineral water. Andahan nyo lang pong ganun yan. Ayan. Tapos ay agad ng lupa. Ayan. Ayan. Okay. Pagka-transplant ay patubigan po ng ganito, no? Pwede pong wisik-wisikin. Kung meron po naman po kayong sprayer, pwede rin po sa sprayer na ganito. Tapos ilalagay po muna yan sa isang lilim na lugar, no? After isang araw po sa lilim na lugar, pwede na po yung ilagay ng direkta sa araw. Ayan. So ito po yung ating bagong transplant na lettuce sa bote ng mineral water. Ano? Nasa lilim lang po muna sila. So palilipasan ko po muna ng isang araw bago po sila ay direktang paarawan. Sa ganon, makatitiyak po ka na 100% na sila ay tutubo. So, ganun lang po kasimple, ano? Yung unay pagpupunla, paglilipat tanim, at pag-aalaga ng letus na nakatanim po sa mga empty bottle ng mineral water. Ang letus po, within a month, ano? Sa loob ng isang buwan, ay pwede ka nang makaani, makakuha ng kanyang daon, at pwede ka nang umarbes, ano? So, ito po ang aking mga tanim na letus ngayon, dito sa ating likod naman na bahagi ng aming bahay na aking itinanim sa mga bote rin. Itong ating mga letos. Ito po ay mahigit isang buwan na po, ano? At ilang araw na po akong ma-arbest dyan. Pinagsasaluan ng aking buong pamilya.